Mga kainday, welcome again to Inday Apes Vlog. So for today's video mga kainday, i-share ko po sa inyo kung ano po ang mga ginagawa ng mga farmers mga kainday bago po sila makapag-tanim ng kanilang mga produkto. Po mga kainday, nakita niyo po, sinunog ko po dyan ang mga kahoy mga kainday para po madali na lang po ang pag-aararo nila kung malinis na po. Naman ko po si mama mga kainday, ako na po ang gumawa sa ginagawa niya. Sinabihan ko po siya na magpahinga na lang muna siya at ako lang muna ang kagawa dito. Kasi sanay naman talaga po ako mga kainday sa trabaho sa probinsya mga kainday. So, nagpahinga ako muna si Mader. Nakita niyo mga kainday, ang pangit ng tubo sa saging mga kainday. Kasi, yan po yung tira sa bagyo mga kainday. Naalala niyo po yung sobrang lakas na bagyo dito sa Cebu. So, affected po kami nung time na yun mga kainday. Kaya po, ang saging yan po, ang tubo niya ay hindi po maganda. So, balak ko po ay lagyan ko po ng abono mga kainday para maging maganda na po yung tubo ng saging. Dayan po ang ginagawa ng mga mag-araro mga kainday, yung mga farmers. So, araruhin muna ang lupa. Pagkatapos, dalawang beses po yan mga kainday. First araro, yan. Tapos sa sunod, araruhin na naman po para maging maganda po ang lupa. So, ganyan po mga kainday ang ginagawa sa mga farmers. Kainday, kung makita niyo, ayan na po. Tinaniman na po namin yan. So, ngayon, ayan po, tumubo na po. Dito banda okra po ang tinanim namin. So, ayan po mga kainday. At namunga na po siya mga kainday. Nakapag-harvest na po si mama niya ng konti lang muna. Kasi, first ano pa yan mga kainday harvest. Ano mga kainday, namunga na po ang aming okra mga kainday. First ano pa lang to mga kainday, yung pamunga niya guys. Okra guys. Po mga kainday, si mama ang nag-video sa akin yan. Kainday, dati nung bata pa lang ako, dito po kami naglalaro ng aking mga pinsan mga kainday. Malaking puno itong mga kainday. Antik na to kaso nung bumagyo, nasira po mga kainday. Thank you.
po ang pinapakain ko, mga kainday. Ultra pack po. Medyo mahal po, mga kainday. Itong bag sa bago nito, mga kainday, is pang fourth batch ko, mga kainday. At yan po ay nabinta ko na po, mga kainday. Yan naman po, mga kainday. May kita naman po. At mga kainday, kung gusto nyo mag-business ng iba po yan, kailangan po talaga, mga kainday, medyo damihan nyo po ang inyong alaga. Kasi pag kunti lang din po ang kita. Kasi kita po tayo kung mas madami ang ating alagaan, mga kainday. At mas maganda po na mayroon po tayong sariling inahin. Kasi pag may sarili tayong biik, malaki po ang garansya, mga kainday. Kasi hindi na po natin binibili ang mga biik. Lalo na ngayon, mga kainday, mahal na po talaga ang biik, mga kainday. Yung iba umaabot na ng 5,000 pesos po. Ang isang biik lang po yan. Yung iba 4,000. Bira lang po yung 3,000, mga kainday. 3,800 po yung pinakababa. Tapusin po, mga kainday, no, ito po yung second batch po ng aking pag-aalaga ng baboy, mga kainday. Second batch ng fattening ko, mga kainday. Kasi walang, mga kainday, masakit pa rin po sa aking dibdib, mga kainday, kasi hindi pa rin po bayad itong mga baboy na to, mga kainday. Magdalawang buwan na po, mga kainday. Talaga, mga kainday, kung ipakatay niyo po, hindi po yan cash, mga kainday. So hindi po nila bibigay kagad yung bayad. Yung iba, 1 week pa po, mga kainday. At ito yung nangyari sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa po bayad, mga kainday. Na po, mga kainday. So kayo, siguraduhin yung, mga kainday, kung ipakatay nyo, hanapin nyo po yung buyer ninyo na magbayad ka agad. Kasi matulad kayo sa akin na hanggang ngayon hindi pa po nabayaran itong second batch na aking fattening, mga kainday. Hindi po ganun nangyari, mga kainday. Hindi pa rin po ako nag-give up, mga kainday. Nagpapatuloy pa din ako sa pag-alaga ng baboy, mga kainday. Po, mabayaran na po para po makabili na naman ako ng ibang biik, mga kainday.